Hello po sa inyong lahat mga ka-insight. Sa araw pong ito, meron po akong makakasama na maglalahat ng kwento niya, yung mga na-encounter niya mga bagay-bagay noong pumasok siya sa buhay may asawa. For this episode of Insight with Jade Martin, i-welcome po natin ang ating guest na si... Drew. So Drew, kailan nag-start na naka-encounter ka ng problema sa married life mo? Simula nung nagsama na kami sa isang bubong. So, ayun, doon ko napansin na parang mayroong kakaiba sa kanya na hindi lang ba sa pag-uugali or may sakit na gawa ng mga napas na encounter to him is natawag na tayo. Parang meron siyang evil spirit na nagtutulak sa kanya na para galitin ka. So, yun lang na-experience ko. So, bago natin himay-himayin yung mga experiences mo, gaano katagal ka na ba na may asawa? Isang taon na. So, almost newly married ka lang. Opo. Iba supposedly, halos nasa honeymoon stage pa kayo, dapat nag-enjoy pa kayo, very sweet pa yung pagsasama ninyo. Anong nangyari? Sa akin naman din, minsan kasi kahit na anong pilit mo din na magpakabait or magpakatotoo, eh kung meron talagang nanghihimasok na evil spirit, na kahit sabihin mo, ikaw pa yung tipong hindi mabilis magalit, eh magagalit ka talaga. So yun yung naramdaman ko din kasi sa na-experience ko din ng mga nakaraan. So parang dito ko lang na-experience na ito na yata yung pinaka-worst. Ano ba technically yung mga na-experience mo? Yung parang naglalaro sa isipan mo na sabihin sa'yo na tama ba tong taong pinakasalan mo? Na dapat pa siya talagang ituring na asawa. Basta parang maraming negativity na kumapasok. So ano ba siya? Masungit ba siya sa'yo? Masungit sa mga ibang tao? Ano ba yung pinapakita niyang asal na parang feeling mo hindi na normal? Kailan muna yung pagtaas ng boses. Yung tipong sasabihin na sa'yo lahat ng pwedeng pangit na ayaw mong marinig na para mo siya iiwan. So parang lahat ng ng paraan para tapusin na yung relasyon gagawin niya at sasabihin mo. Dumadating ba sa punto na parang nasasaktan ka na physically? Oh, physically, emotionally. So parang lahat nandun, parang complete package na parang inisip ko sa sarili ko. Parang ito yata yung mga napapanood ko sa pelikula na parang ini-exorcist eh. Parang feeling mo dati pang pelikula lang na nangyari pala yung real life. So ano na yung mga ginawa mo mga bagay-bagay para maliwanagan kung anong nangyayari sa napangasawa mo? Ayun din, kumonsulta din ako sa isang life coach. Isa na rin kayo doon. Isa din kayo sa nagbigay sa akin ng advice at mukhang kailangan ko nga din ng help din ng isang spiritual healer. So, doon ko din napatunayan na totoo din pala yung sinabi ni Ma'am Jane. So, parang sa isang doktor, parang alam din nagpapacheck up para malaman mo kung ano yung problema sa katawan mo, sa sarili mo, o kaya kung ano pang mga nakikita mong kakaiba. So, ganun din sa larangan ng spiritual. Ano ang naging findings? Ayun niya, positive siya na hindi lang basta gayuma, parang kiners ng parang bad luck, parang when it comes to relationship, na hindi siya magiging successful. Ang parang program is mag-aaway yung kung sino man yung magiging karelasyon niya in the future. Na-determine ba kung sino yung nagpa-curse sa kanya? Kasi hindi lang naman din isa yung advisor ko eh. So lumalabas na mayroon din ako mga friend na psychic. So minsan humihingi din ako ng tanong. So kahit hindi ko tinatanong, eh sila na yung nagbibigay sa akin ng sagot na matagal ko nang hinahanap. At totoo naman din yung sinasabi ko. Did you ever tell her na meron kang mga nalaman na ganyan? Oo, kailangan din talaga yun sa isang pag-asawa. Kahit hindi mag-asawa, sa isang relasyon, kailangan maging open din kayo sa isa't isa. Sa normal lang na tao, na wala pang experience sa ganun bagay, nasasabi na
eh hibang ka na ba? Hindi naman totoo yan eh. Kumbaga, wala naman ako sakit. So isip-isip ko sa mga lasinggero, addict o kung ano man, hindi naman talaga umaamin tungkol dun sa addiction nila. So ganun din when it comes to ano, parang pagka umatake yung evil spirit, hindi mo rin masasabi sa sarili mo na ganun yung nangyayari, kundi ibang tao pa makakapula. Pag umaatake yung evil spirit, ano yung mga nagiging manifestation sa inyo? Meron ba kakaibang nangyayari sa bahay nyo, sa kanya, sa iyo? Makakamdam ka na lang ng ano eh, parang makaibang pakiramdam na hindi maganda. Parang iniisip mo na para kang nasasakal, para kang kinukulong, parang gusto mong huminga, na ang tanging paraan lang para makahinga ka is hiwalayan siya. Ang worst na naglaro din sa isipan ko yung nagpo-push na saktan mo siya, hindi siya tama para sa'yo, parang ganun. Ano na yung pinaka-worst na nagawa mo? Parang pagre-retaliate doon sa way ng pag-trato niya sa'yo? Yung hawakan siguro yung ano niya, kamay niya, para kumal na. Parang, ano mo yun, parang napoposes. Yun, hindi ko iniisip na magagawa ko yun. Eh, hindi naman totally na sinasaktan mo yung asawa or girlfriend. Parang, mapakalma lang ba? Parang wala ka na may ibang maisip na gawin. Kasi nga, dahil wala pa akong masyadong knowledge pagdating sa ganun bagay na may power dito. Parang, pag interview ng bad spirit, evil spirit. So, ayun. Dumating ba sa point na iniwanan mo na siya? Wala pang isang araw siguro. Parang breather lang. Pahinga ka lang sa palamig lang. Kasi kung ikaw na yung nakakaalam dun sa nangyayari sa relasyon mo, huwag mo na sanang iwanan yung taong nangangailangan. Kasi sa palagay ko, ikaw at ikaw pa rin ang makakasolusyon o makakaligtas dun sa minamahal mo eh, na hindi mo siya pwedeng pabayaan. Pag ina-attack siya ng evil spirit, hindi ba nagbabago yung itsura niya? Nagbabago. Na parang matatanong mo sa sarili mo na, ito ba yung girlfriend ko? Ito ba yung asawa ko? Ito ba yung kinakasama ko? Ito ba yung mahal ko? Na para bang may nagsasabi sa'yo na hindi na siya yan. Paano nagbabago? Paano mo i-describe yung itsura niya? Hindi lang basta sa itsura eh. Baga mararamdaman mo talaga sa aura. Yung, na siya yun? Oo, parang binuhusan ka ng malamig na tubig na yung malamig na tubig niya is punong-puno ng negative energy. Na wala kang magawa kundi maligo. Yung so, sa negative vibes na yun. Ngayon ba okay na kayo dalawa ng wife mo? So far, may mga improvements na rin talaga. So, paano nag-improve? Ano mga ginawa ninyo para umokay kayo eventually? Unang-una dyan, kailangan is matanggap mo din sa sarili mo. Pero sa totoo lang talaga, mahirap din tanggapin yung sa taong naka-experience na ng ganun. Kumbaga, ikaw na lang din ang iintindi. So, ayun nga, unang-una is consultation sa mga expert, tawagin. Tapos, kailangan makahanap ka din ng way or pangontra. Kaso ang pangontra is, ano lang siya, panandalian lang. Helper. Ang talagang kailangan talagang gawin is yung cleansing na pinatawag. At kailangan din yung tulong ng nasa taas. Pumayag ba siya na magpa-cleanse o magpagamot sa isang spiritual healer? Sa ngayon, parang hindi pa matuloy-tuloy talaga eh. In the process, nandoon na talaga. Pero pinapagamot mo ba siya nang hindi niya alam? Oo, kasi yun ang mahirap gawin eh. Pero kailangan din kasi ng cooperation ng tao. So kailangan din kasi malaman nila na ganun nga yung nangyayari at kailangan din nilang tanggapin at kailangan maging willing din silang gumaling. So siguro ito na yung huling tanong ko sa'yo. Did you ever regret marrying your wife?
Sa akin, may stages din eh. Sa umpisa, sa buhay mag-asawa, pagka naka-encounter ka ng ganun, no, sabihin mo sa akin is the worst na nangyari sa buong buhay ko. Isipin mo pagka nangyari yun, isipin mo na magsisisi ka. Pero kung dumaan ka sa tamang proseso, tulad ng mga na-experience ko at na-apply ko naman din ang maayos, doon mo marirealize na worth it naman din pala. At masasabi mo din sa sarili mo na hindi mo na kailangan maghanap ng iba. Kasi habang may buhay, may pag-asa naman eh. Nasa tao naman din yun kung paano hahanapin yung solusyon at paano gagawa ng paraan. At syempre kailangan may tiwala din sa Diyos. At syempre, kung sino man yung mga tumutulong sa atin, doktor, spiritual healer, or life coach, 99% pa rin ang Diyos. 1% pa rin lang naman sila. So, nandiyan lang naman sila as guides, consultant, as a friend din. So, just in case, mapanood ng wife mo itong video na ito na hindi sinasadya, meron ka bang mensahe na gusto mong iparating sa kanya? Hi. Hi, babe. So, kung marinig mo man to, alam mo naman din, kaya akong ginagawa ito din para sa sa'yo, para sa atin, para sa magiging pamilya natin. Hindi naman to exposure lang. Kumbaga, kung sino man din maka-experience din ng katulad ng na-experience ko or na-experience natin, at least maging aware din sila. Na dito sa mundo natin, hindi lang naman tayo ang nabubuhay or hayop o halaman. Ang buhay din sa mundo natin is spirit, kasama din natin yan. So, kailangan maintindihan din lahat kung anong mga nangyayari. So, yun lang. So, thank you very much for watching this video. Thank you very much, Drew. Salamat sa pag-share ng story mo sa amin. Naway kapulutan ito ng aral na mga nanonood sa Insight with Jade Martin. I'll see you again next time. And of course, please don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye!